Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Dito sa channel na kung saan ay napakarami mong bagay na matututunan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, printer technician at entrepreneur. Ang business ko ay digital printing, kaya marami na akong tutorial na nagawa na ina-upload sa channel natin about digital printing. At ngayong araw ay pagre-repair ng printer yung naka-schedule, kaya ito pangalawa na sa printer na gagawin ko ngayon. Yung kanina hindi ko na-video kasi same problem lang din ng mga na-upload ko na dati, which is yung paper jam problem. At kung hindi mo pa yung napapanood, ilalagay ko yung link sa description below para mapanood mo rin. Para sakaling ma-encounter mo yung ganung problema ay alam mo kung paano isolve yung problem ng printer mo. Okay, so ngayon ang re-repair natin ay L120. Bali, papalit tayo ng timing belt at yung kanyang sensor strip, yung film, no, kasi nginat-ngat ng daga. Kaya panoorin niyo yung video na to at sana makatulong to kung ma-encounter niyo rin yung kagaya ng problema ng printer na to. Yan, so simulan na natin. Yan, medyo madumi na yung gloves natin kasi nga kanina ay may ginawa na tayong printer. At ito na yung pangalawa sa gagawin natin. Okay, so buksan na natin tong ating L120 para maikabit na natin itong sensor strip at yung kanyang timing belt. Yan. So inorderan natin yan para pang replace dito sa printer ng ating customer. May dalawa tayong screw sa taas, dalawa dito sa side sa may tangke. Yan. Nakailang L120 na rin tayo. No, marami na akong tutorial about L120. Kaya easy na lang yung ganitong pag disassemble. Okay. Tanggalin muna natin yung mga takip. Gamit tayo nitong panuklap. Okay. Medyo madumi yung printer na to kasi kalat-kalat yung pag-refill nila ng ink. Kaya dapat talaga naka-gloves every time na magre-repair kayo. Nakasira kasi ng balat tsaka ng kuko yung ink. Yan. So, dalawa din dito sa baba para maiwalay na natin yung tangke at may angat na natin tong cover sa taas. Ano lang natin bawat side. Sa lahat ng printer, ito yung pinakamadali i-disassemble kasi nga, ano lang yan, single function. So medyo makalat na yung ano natin. Isan muna natin. May mga kalat na dito sa loob. Parang binahayan nga talaga ng daga. So para maikabit natin to, tsaka ito, ilalabas natin tong head. And kailangan natin tanggalin yung screw dito sa side, malapit sa upper motor natin. Wala nang magnet yung ano ko eh. And then meron din tayong dalawang screw dun sa mismong motor. And kaya dapat nating tanggalin din 'yan. All right. May English na tayo.
Okay. After we remove this, the screw, you have to remove the upper motor. So we have to remove the cable first so that we can pull it out. Alright, so this is our upper motor. After removing the upper motor, we also have screw. In this part. We have to slide it to the left. Okay. You have to push this one, and so that it will come out the other side. Yeah. So let's continue the video. Okay. So we have to lift our head till it come out. Okay, so this is our print head. This is the sensor. So we have to replace the timing belt. Okay. So let us install the timing belt. So make sure that the timing belt was secure in its position. Okay. Next is our sensor strip. This one. So we have two, but we only need one. So our timing or our sensor strip has two sides, but this one, which has ayan, Tagalog na lang itong sensor strip natin, dapat dito siya sa loob. Ayan, dapat sa ilalim siya ng timing belt. Okay. So, ganun. Yan. So, bago natin siya ikabit, ay i-try muna natin. No, before natin siya i-fix. Pagkatapos niyan, pwede na nating ikabit dito sa ating yan, hawakan na lang natin tong belt, no, para hindi tayo malito. Para masigurado natin na nasa loob siya. Yan. So ngayon, ibalik na natin dito sa kanyang slot. Tingnan niyo na lang kung saan man paano niyo ilalagay. Yan. Okay. So dahan-dahan lang. Ilapat na natin sa dati ng pwesto. Ngayon, ilagay na natin yung mga screw na kinuha natin kanina. Okay. Then, unahin natin ilagay yung ating sensor strip. So, ilagay mo lang doon, then iunat mo dito sa dulo. Yan, yung spring. Kaya naman dito natin pinosisyon yung may butas kasi mayroon spring dito sa kabilang side.
Oh, sana nakikita nyo. Merong spring dito na dito natin ilalagay itong dulo, itong kabilang side. Yan. Then ilagay na natin dito sa slot. Pagkatapos, yan, i-shoot na natin dito sa kanyang pwesto. Yan. So, nalakabit na natin yung ating sensor strip. Kasunod ay itong timing belt naman natin. Kanina, ano na rin natin, nailagay na dun sa slot sa loob. Yan. Yung pwesto na lang niya dito sa labas. Oh, yun na lang yung gagawin natin. Pag nakabit na natin sa kabila, dito naman tayo sa upper motor natin. Ayan. So, dihis natin ng konti. Then, ikabit natin itong pwesto na natin yung ating upper motor. Ayan. Medyo mahirap kasi hindi magnetic yung ano ko eh. Yung screwdriver. Pasaway pa yung magnet na nilagay ko. Kaya, ito. Ayan. Medyo gitna natin yung ano natin, belt. Yan. Then, yung dito naman. Yan. Okay. So, naikabit na natin yung ating sensor strip and yung ating timing belt. Ngayon, ibalik na natin tong tong mga plex. Ayan. Maganda sana makita yung video eh. Kaya lang medyo mahirap position. Mahirap mag-video mag-isa. Ayan. So, dito lang yan. Lalagay. Ayan. Slide nyo pa, kaliwa. Pagtatanggalin, pa kanan naman. Ipupush nyo lang ito. So, ganun lang kadali. Then, lagay na natin itong ating mga... Lagay na natin itong mga flex para sa print head natin at sa sensor. Okay, so ibalik na natin itong ating dampers, mga damper natin. Pwede na yan. Lagay na natin yung kanyang mga hose. Itong lock. Yan. Okay. So, try natin i-testing. I-on natin itong ating printer. Okay. Then, saksak natin yung kanyang yan. Plug in natin. Okay. So, ngayon naman, i-on na natin yung ating printer. And, tingnan natin kung magiging successful ba yung pagkakakabit natin ng ating sensor strip at yung ating timing belt. Pagka bumalik yan dun sa pwesto niya, meaning to say, okay yung pagkakakabit natin.
Okay. Okay guys, so nag-normal na yung ating printer. So ganun lang kadali magkabit ng ating timing belt at ng ating sensor strip. Okay, so sana nagustuhan nyo yung video natin. Kung nagustuhan mo, please hit yung ating like button. At huwag mo kalimutan na isubscribe yung ating channel para updated kang lagi sa ating mga upload. Ay i-click mo na rin yung maliit na notification bell. Yung all. Thank you. Bye-bye. See you next time. Bye. Bye.